sarap! Gusto mo bang tikman ng ganito kasarap at ka-creamy na merienda? Tara, gawa naman tayo ngayon ng ginataang munggo na may malagkit na bigas. Gawin nating extra special ang paborito mong lugaw. Gagamit tayo dito ng 1 cup ng hilaw na munggo. Pwedeng kalahati lang kung ayaw mo ng madami. Isangag natin ito hanggang magkulay brown siya at kapag ganitong kulay na nga ay patayin na natin ang apoy at hayaan muna natin itong lumamig ng bahagya bago natin durugin. Pero kung sa bilao niya ito dudurugin, kahit diretso na durug, kahit medyo mainit pa. Pero dahil plastic lang ang gagamitin ko, dahil wala akong bilao ay pinalamig ko muna ito kasi baka malusaw ang plastic ko. Pinagpatong ko lang ang dalawang plastic para di mabutas. Dito natin ito dudurugin. At nagagamit lang tayo ng rolling pin. Pero kung wala kayong rolling pin ay pwede kayong gumamit ng baso na medyo makapal or kaya bote. Pwede naman. Pagulungan lang natin ito hanggang madurog at humiwalay ang balat niya tapos tahipan na natin. Gamit lang tayo dito ng 2 cups ng malagkit na bigas, pero kung gusto nyo 1 cup lang, i-adjust nyo na lang yung liquid na gagamitin. Maglagay lang tayo dito ng 10 cups ng gata, ito yung malabnaw. Pwede nyo pa itong dagdagan para super bukang buka talaga ang bigas at malambot talaga ang munggo. Ilagay na natin dito ang 1 cup ng asukal, adjust nyo na lang depende sa panlasa nyo. Pwede naman kayong gumamit ng brown kung wala kayong puti. And then nalagay na rin natin dito yung ating tinoasted na munggo. And then bubuksan na natin ang ating kalan. So pakukuluin ko lang ito para talagang lumambot siya. Haluin lang natin ito hanggang lumambot ang bigas. At kapag ganito na lang ang sabaw niya ay ilagay na natin ang 2 cups ng kakanggata. Ito yung unang piga. At haluin lang natin hanggang maluto ang gata at lumapot pa siya. At eto na nga, luto na nga ang ating ginataang munggo na may malagkit. Super creamy at swak na swak rin po itong gawing pangnegosyo. So ayan, thank you for watching. Try nyo na rin gumawa neto. Bye!